Mabuhay! Welcome po mga kababayan, sa ating Alf Aram Channel. Ito po ay one-stop channel na may sense at values. Hangad at nais po ng channel na ito, ang makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay linaw, at tamang pagpapahayag ng katotohanan, na may matibay na batayan at walang halong bias, discrimination, at exclusivism o division. Ang hangad po ng channel na ito ay may parating sa mga tao ang katotohanan bilang public service na walang inaasahang kapalit. Do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Stand on your own under the truth. Tatalakayin natin sa video na ito ang mga edad ng mga patriarka sa Biblia upang malaman ang mga nawawalang mga taon sa kasaysayan. Pero bago yan, tingnan muna natin ang isang paliwanag pa sa The Missing Years. Ngayon ay tatalakayin na natin ang advanced na level ng study tungkol dito sa Missing Years. Kung masaya ka na sa basic na paliwanag at ayaw mo na dagdagan ang nalalaman mo, ay pwede mo na po itigil ang panunood. Pero kung ikaw po ang tipo ng tao na nais na makita ang mas malawak na paliwanag, at makita ang iba't ibang paliwanag, ay bagay sa iyo itong susunod at ituloy mo po ang panunood. Mas may lalapit po yan sa panahon natin ng ibang paliwanag. Mas mababawasan pa ang missing years. Dito ay ang tawag na Anno Mundina, ang gagamitin natin para sa Jewish year. Gaya ng nabanggit natin, ang literal na kahulugan nito ay in the year of the world. Pero hindi naman po ito edad ng mundo kundi edad ni Adam o ang bilang ng mga taon mula kay Adam. Ang ibig sabihin talaga nito ay years of the world of mankind. Sa conventional years ay patuloy natin gagamitin ang CE at BCE years ng akademya. Tungkol naman sa iniisip ng iba, na kaya may missing years ay dahil may mga taon na itinago upang palitawin na ang messianic prophecy ay matatapat sa panahon ni Shimon bar Kokhba, at marami ang maniwala na siya na nga ang Messiah na hinihintay ng mga Jews. Hindi po nangangahulugan na may katotohanan yan. Una, wala naman ebidensya na yan talaga ang dahilan kaya mahirap patunayan yan. Pangalawa, ilang taon nang tapos ang Bar Kokhba Revolt bago nagawa ang Seder Olam. Muli, isa lang yan sa mga teorya ng ilan, hindi lang yan ang paliwanag, may iba pang paliwanag. Tingnan po natin ang ilang paliwanag. Unahin natin sa CE at BCE years para mas maunawaan ng lahat. Sa pagkakataon na ito ay hindi ang 1 CE o AD ang gagamitin natin na reference point dahil hindi nga accurate ang year na yan. Gagamit tayo ng mas accurate at credible na year at milestone sa history na recognized at acceptable sa lahat. Hindi lang yan, dahil verifiable pa. Ito ay ang destruction of the Second Temple sa Jerusalem noong year 70 CE. Nakakatiyak tayo na tama ang taon na ito dahil may mga kasabayan ito na pangyayari sa history. Gaya ng ito ang taon na naging consul ng Roma sa ikalawang beses si Emperor Vespasian, at isinugo niya ang anak niya na si General Titus upang wasakin ang Jerusalem. Kasabay din ang taon na ito sa 212th Ancient Olympic Games. Sa ganitong paraan tayo nakakatiyak na accurate ang isang historical milestone dahil may contemporary ito o kasabayan na kaganapan sa kasaysayan ng ibang bansa na mapaghahambingan. Sa ganitong paraan din natin makikita na maraming mali sa mga taon na ginamit sa Seder Olam. Mula sa year 70 CE ay magbilang tayo paatras. Gaya ng naipakita na natin, ang year 70 CE sa Jewish year ay year 3831 AM o Anno Mundi. Ang conversion formula lang naman dyan ay idedag sa CE years ang 3761 years na siyang creation of Adam ayon sa bilang ng mga Jews. Ayon sa mga kasulatan ng mga Jews ay 420 years na nakatayo ang Second Temple. Kaya ibabawas lang natin ang 420 years sa year 3841 AM ay dadalhin tayo sa year 3411 AM o year 350 BCE bilang pagtatayo sa Second Temple. Ayon sa prophecy ay 70 years sa Babylon ang mga Jews, bago pauwiin sa Jerusalem kaya ibabawas lang natin ang 70 years sa year 3411 AM ay mapupunta tayo sa year 3341 AM o year 420 BCE. Bilang taon ng pagkawasak ng mga Babylonian sa First Temple.
Ayon pa rin sa kasulatan ng mga Jews ay 410 years na nakatayo ang temple. Kaya magbabawas lang tayo ng 410 years sa year 3341 Anno Mundi ay babagsak tayo sa year 2931 AM o year 830 BCE bilang pagtayo ng first temple. Kung nagtataka kayo paano nalalaman ang katumbas na AM years sa BCE years ay simple lang yan. Baliktarin lang ang kanina na computation. Sa halip na idagdag ang 3,761 years ay ibawas dito ang AM years at makukuha mo ang equivalent na BCE years. Kaya nahahati sa tatlong periods ang mga panahon na ito. Ang First Temple Period, ang Babylonian Captivity, ang Second Temple Period. Mapapansin ninyo na naging sakto na ang number of years ngayon kumpara doon sa una nating illustrations. Ito ay dahil ang mga taon batay sa mga kasulatan ng mga Jews ang pinagbatayan dito. Ito ang isang halimbawa ng margin of errors. Ang 70 years lang dito ang nakabatay sa prophecy ng Bible. Pero hindi rin natin alam kung ilang taon ang actual years ng Babylonian captivity. Ang 410 years at 420 years ay walang batayan sa Bible dahil ito ay batay lang sa mga kasulatan ng mga Jews. Ngayon ay susuriin natin kung nagtutugma ba ang kasaysayan na ito ng Seder Olam sa conventional history at history ng ibang mga bansa. Gaya ng ipinakita natin sa year 70 CE ay well documented ang destruction ng Second Temple. Sa parehong pamamaraan ay susubukan natin ito. Ang destruction ng First Temple ay ginawa ng isang bigati na tao sa kasaysayan kaya marami itong recorded history. Ito ay walang iba kundi si King Nebuchadnezzar. May record sa history kung kailan siya ipinanganak at namatay, kung kailan siya nanungkulan bilang hari, at ang kanyang mga ginawa ay nakaukit sa kasaysayan. Ito ang pinakamalaking problema sa Seder Olam at Anno Mundi dahil ang pagsalakay ng Babylonian sa Jerusalem at pagwasak sa temple ay naganap noong year 586 BCE. Ang Seder Olam ay may 166 years na discrepancy sa conventional history. Gaya nga ng naipaliwanag na natin, ay ito ang tinatawag na the missing years. Ang missing years ay anggap sa pagitan ng Jewish year para sa destruction of the first temple at ng historical year para dito. Malinaw talaga na may kulang na mga taon ang Jewish years. Pero hindi pa yan nagtatapos dyan. 70 years mula sa year 586 BCE ay malalaman natin ang mas tama na year of construction of the second temple. Ito ay sa year 516 BCE. Madaling ma-check ito dahil mas bigatin ang nagbigay ng pahintulot para dito. Ito ay si King Cyrus the Great ng Persia. Batay sa historical records, kung ilang taon na mayani ang Babylonian Empire, at kung kailan sila nasakop ng Persian Empire ni King Cyrus, ay walang makikitang problema sa 70 years Babylonian captivity. Ang malaking kaibahan ay ang haba ng panahon mula rito patungo sa year 70 CE. Ito ay binubuo ng 586 years, malayo sa nakasaad sa kasulatan ng mga Jews na 420 years. Ang commonly accepted ngayon na taon ng construction ng First Temple ay ang year 966 BCE ayon sa mga pinagsama-samang pag-aaral. Itong First Temple period ay binubuo lamang ng 380 years bago nawasak ng Babylonians. Hindi gaya ng sinasabi ng mga Jews na 410 years. Atres na tayo ngayon sa Exodus, 480 years pabalik. Walang pagtatalo dito dahil ayon sa Bible ay may 480 years mula sa Exodus hanggang sa umpisa ng construction ng First Temple. Ang kaibahan lang ay sa Seder Olam ang Exodus ay 1310 BCE pero kung ang conventional history ang pagbabatayan ay sa year 1446 BCE ito. Atres naman tayo ngayon sa taon na pumasok sa Egypt ang mga Israelites. Dito ay gagamit tayo ng ibang paliwanag naman. Ayon sa mga Jewish rabbis, ang 430 years daw na sinasabi sa Exodus 12, verse 40, ay ang paninirahan ng Israel sa Canaan at Egypt, 215 years na nanirahan sa Canaan sina Abraham, Isaac at Jacob bago napunta sa Egypt.
Kaya 215 years lang sa Egypt ang mga Israelites bago ang Exodus. Kung bakit at paano nila hinati sa 215 years ay ipapaliwanag po natin mamaya. Pero ang conventional history ay sa 430 years pa rin sumunod. Ibubukod po natin ang paliwanag dyan mamaya. Dumiretso na po tayo sa creation of Adam. Ayun nga sa Jewish chronology ay year 3761 BCE ang creation of Adam. Kung susundan natin ang Christian chronology, ayon sa patterns na ipinakita natin dito, ay ang dulo nito ay sa year 4112 BCE. Pero ang pinakapopular sa lahat ay ang kay Bishop James Usher na year 4004 BCE. Kaya ganito ang kinalabasan ng chronology niya ay dahil sinunod niya ang Jewish calendar na 215 years lang sa Egypt ang Israel kaya nagbawas siya ng 215 years. Nagdagdag siya ng 75 years sa pagitan ni Abraham at ni Noah dahil may pag-aaral na si Terah ay 130 years old na nang ipanganak si Abraham at hindi 70 years old. At nagdagdag siya ng 47 years sa First Temple period ayon sa kanyang nalalaman. Meron din yung Septuagint chronology claim na di umano ay 5,500 years na ang lumipas bago pa ipinanganak ang Messiah. Ibubukod na rin po natin ang kaunting pagtalakay dyan. Napakarami pang mga hypothesis na hindi na natin kaya isa-isahin sa video na ito. Sa ngayon, ay tumigil na muna tayo sa generally accepted Christian reckoning. Sisikapin po natin na ipaliwanag after this short break. Sa mga nakaraang ipinakitang paliwanag natin ay nalaman natin na may missing years pala sa pagitan ng Jewish date ng destruction of the First Temple at ng conventional historical date sa akademya. Ito nga ang nakikilalang the missing years. Pero paano kung iba pala ang missing years at hindi naman ito? Paano kung nagkamali sila ng tiningnan at tinitigan? Paano kung ang missing years ay nasa Egypt pala at wala sa Jerusalem? Ngayon ay talakayin natin kung ilang taon sa Egypt na malagi ang Israel. Ayun nga sa Biblia ay 430 years sa Egypt na namalagi ang Israel. Pero dahil nga ayon sa Septuagint Greek version ng kasulatan ng mga Hebrew ay kasama sa panahon na ito ang pagtira sa Canaan, kaya ginawang 400 years sa Egypt at 30 years sa Canaan. Ang batayan ng 400 years ay ang isa sa prophecy na ibinigay kay Abram. Ang iba naman ay hinati ito, 215 years sa Canaan at 215 years sa Egypt. Naniniwala sila na ito ang tama na bilang ng mga taon. Kaya ang tanong ay, ilang taon ba talaga sa Egypt ang mga Israelites? Ang French rabbi na si Shlomo ben Yitzhak na kilala bilang si Rashi sa panahon ng Middle Ages o 11th century, ay sinasabing nagturo na 210 years lang ang pamamalagi ng mga Israelites sa Egypt. Pero paano nila nasabi yan? Ilang taon ba nanirahan sa Canaan sina Abraham at si Jacob bago napunta sa Egypt? At may talaan ba ng mga edad ng mga nanirahan sa Egypt? Aalamin natin yan sa pagtingin sa mga edad ng mga patriarka. Mag-umpisa po tayo sa kapanganakan ni Abraham. Ayon nga sa Genesis 11, verse 26, ay 70 years old si Terah at naging anak niya sina Abram, Nahor, at Haran. Sa unang tingin ay parang 70 years old nga si Terah nang ipanganak si Abram. Kaya lang ay hindi naman si Abram lang ang nabanggit dito kundi maging sina Nahor at Haran. Hindi naman siguro sila triplets, o sabay na ipinanganak. Kaya ang ibig sabihin talaga, ay 70 years na si Terah nang mag-umpisang magkaroon ng mga anak. Isa pa, hindi rin nangangahulugan ito na panganay si Abram dahil siya ang unang nabanggit. Una siyang nabanggit dahil may mahalaga siyang ginanapan sa kasaysayan ng mga Hebrews. Ayon sa verse 32, ay 205 years old nang mamatay si Terah. Sa Genesis 12, verse 4, ay nakatala na 75 years old si Abram nang umalis sa Haran. Ayon sa Acts 7, verse 4, ay umalis sa Haran si Abram nang mamatay si Terah na kanyang ama. Kaya kung ibabawas natin ang edad ni Abram sa edad ni Terah sa tagpong ito ay lumalabas na 130 years old na si Terah nang maging anak niya si Abram. Kaya ang mga naunang computations na ipinakita natin sa nagdaang mga videos ay kulang ng 60 years.
Dahil kung 205 years old nang namatay si Terah at 75 years old naman si Abram noong panahon na yun, ay 130 years old na si Terah nang ipanganak si Abram at hindi 70 years old na gaya ng unang mga akala. Si Abraham ay 100 years old nang ipanganak si Isaac, at namatay si Abraham sa edad na 175 years old. 60 years old si Isaac nang ipanganak si Jacob, at buhay pa si Abraham sa edad na 160 years old. Namatay na si Isaac bago pa magpunta sa Egypt ang angkan ng Israel, sa edad na 180 years old. 130 years old na si Jacob nang magpunta sa Egypt. Namatay si Jacob sa edad na 147 years old sa Egypt. Kaya merong 25 years mula nang magpunta sa Canaan si Abraham bago niya naging anak si Isaac. May 60 years bago ipanganak si Jacob. At may 130 years bago pumasok sa Egypt ang Israel. Sa kabuuan na 215 years sa Canaan, malinaw na ito ang batayan ng nagsasabi na kalahati ng 430 years ay sa Canaan, na nag-umpisa ang bilang sa pagpunta ni Abram sa Canaan. Ngayon ay ang mga taon naman ng paninirahan ng mga Israelites sa Egypt ang pag-usapan natin. Mag-umpisa tayo sa mga edad ng mga anak ni Jacob o Israel, upang malaman natin ang mga taon ng pamamalagi ng angkan ni Israel sa Egypt. Bago namatay si Jacob ay ipinasa niya sa anak ni Joseph ang birthright. Nagtataka siguro kayo kung bakit sa angkan ni Joseph ipinasa samantalang pang-11th son si Joseph. Ito ay dahil kahit na pang-11th son si Joseph ay siya naman ang firstborn ni Rachel na siyang true love talaga ni Jacob. Kaya lang naman naunang napangasawa ni Jacob si Leah, na kapatid na panganay ni Rachel, dahil dinaya ng ama nila na si Laban si Jacob. Ang panganay sa lahat ng mga anak ni Israel talaga ay si Reuben na anak niya kay Leah. Kaya lang ay may nagawa itong kasalanan sa kanyang ama, naging favorite son ni Jacob si Joseph dahil anak niya ito sa kanyang true love, hindi lang dahil anak niya sa katandaan o bunso noong time na yon. Ito ang dahilan kaya nagseselos kay Joseph ang kanyang mga kapatid na umabot sa pagtatangka sa kanyang buhay na nauwi sa pagbebenta sa kanya sa mga ngalakal sa Egypt. Kaya unahin natin ang mga taon ni Joseph. Walang sinabi kung kailan ipinanganak si Joseph. Ang sabi lang ay 17 years old sa umpisa ng kwento tungkol sa kanyang buhay, kaya kailangan ng matiyagang pagsasaliksik sa kasulatan. Given na 17 years old si Joseph nang ibenta sa Egypt, kaya lang dahil mas nauna siya roon sa Egypt kaya walang point of reference kung saan ang umpisa ng bilang ng 17 years at kung kailan yung napunta siya sa Egypt. Ayon sa Genesis chapter 41, verse 46 ay 30 years old na si Joseph nang magkaroon ng katungkulan sa Pharaoh ng Egypt. Ibig sabihin ay makalipas ang 13 years mula nang ibenta siya sa Egypt. Ayon sa verse 53 ay nagkaroon ng 7 years na kasaganaan kasunod nito. Ayon sa chapter 45, verse 6, ay nagkaroon na ng 2 years na tagutom bago dumating ang mga Israelites sa Egypt. Kaya 39 years old na si Joseph nang pumasok sa Egypt ang angkan ni Israel. Kaya 39 years old na si Joseph nang muling makasama ang kanyang ama at mga kapatid sa Egypt. Ibawas natin ang 39 years sa 130 years na edad ni Jacob pagpasok sa Egypt ay malalaman natin na 91 years old si Jacob nang ipanganak niya si Joseph. At buhay pa si Isaac sa edad na 151 years old. Ang totoo ay buhay pa si Isaac sa edad na 168 years old nang ibenta si Joseph sa Egypt. Ibig sabihin din na nauna ng 22 years si Joseph sa Egypt. Namatay si Joseph sa edad na 110 years old, kaya nabuhay pa siya ng 71 years mula nang dumating ang Israel sa Egypt. Ayon sa Exodus chapter 7, verse 7, ay 80 years old si Moses nang humarap sa Pharaoh bago maganap ang Exodus. Kaya kung 215 years lang sa Egypt ang Israel ay may pagitan lang na 64 years si Joseph at Moses. Ibig sabihin nito ay ipinanganak si Moses after 64 years nang mamatay si Joseph. Kaya marami ang naniwala na ang 430 years na sinasabi sa Biblia ay kalahati sa Canaan at kalahati sa Egypt.
Isang palaisipan nga lang kung paano biglang dumami ang mga Israelites o Hebrews sa Egypt sa loob ng halos isang generation lang. Sa kasalukuyang Jewish calendar naman, sa bilang na kanilang taon o ano mandi, ay 210 years lang daw nanirahan sa Egypt ang mga Israelites. Ang paniniwala nila ay ang 400 years daw ay mula nang ipanganak si Isaac sa Canaan hanggang sa Exodus from Egypt. Ang edad ni Isaac ay 60 years old nang ipanganak si Jacob, at 130 years old na si Jacob nang pumasok sa Egypt. Kaya may 190 years na daw sa Canaan na lumipas. Ang natitira sa Egypt ay 210 years na lang upang mabuo ang 400 years. Tama kaya sila? O baka naman kaya kulang ang years nila dahil dito pa lang ay kulang na sila? Aalamin natin po yan pero mag-short break muna tayo. Huwag natin kakalimutan na ayon sa Exodus chapter 12, verse 40, ang paninirahan daw ng mga anak ni Israel sa Egypt ay 430 years. Una, ang tinutukoy dito ay children of Israel. Sina Abraham, Isaac, at Jacob ay hindi naman children of Israel. Bagkus ay sila ang forefathers of Israel. Kaya hindi sila kasama dito. At lalong hindi sila kasama sa bilang. Pangalawa, ang tinutukoy dito ay ang pananahan sa Egypt at hindi bago pa pumasok sa Egypt. Pangatlo ay 430 years ang sinasabi at hindi 400 years, o 215 years, o 210 years. Kahit sa Galatians 3, verse 17, ay 430 years din ang sinasabi. Kung 430 years nga sa Egypt ang angkan ng Israel, ang magiging palaisipan dito ay ang pagitan ng lifespan nina Joseph at Moses. Kailangan ng 279 years sa pagitan nila upang mabuo ang 430 years. May mababasa ba sa kasulatan na magdudugtong at magpupuno sa mga ito? Ngayon naman ay ang mga edad ng mga anak ni Levi ang titingnan natin para malaman natin kung tama ang computations nila. Ipakita natin ang isa sa mga paliwanag. Ang solution dito ay baybayin natin ang ancestry ni Moses. Mababasa natin ito sa Exodus chapter 6, verses 16 to 20. Ang ama ni Moses ay si Amram. Ang ama ni Amram ay si Kahath. Ang ama ni Kahath ay si Levi. Kaya malinaw na si Moses ay isang Levite o nagmula sa lahi ni Levi. Ayon sa Exodus 6, verse 16, ay 137 years old ang edad ni Levi nang mamatay. Pero kagaya ni Joseph, ay walang direktang nakasulat kung kailan siya ipinanganak. Kaya hindi pa natin alam kung saan siya ilalagay at edudugtong dito sa ating timeline. Magsaliksik uli tayo sa kasulatan. Walang nakasaad kung kailan ipinanganak si Levi. Ang sabi lang ay pangatlong anak siya kay Leah ni Jacob. Kaya gumamit tayo ng mga given data. Nalaman na natin na 91 years old si Jacob nang ipanganak si Joseph. Si Joseph ay ipinanganak sa ika-14th year ng paglilingkod ni Jacob kay Laban. Kaya kung ibabawas natin ang 14 years sa 91 years ay malalaman natin na 77 years old si Jacob nang mag-umpisang maglingkod kay Laban upang mapang-asawa si Rachel, 7 years na naglingkod si Jacob kay Laban pero si Leah ang ibinigay na asawa. Kaya magdagdag tayo ng 7 years. Pangatlong anak ni Jacob kay Leah si Levi. Pero dahil walang sinabi kung ilan ang agwat sa panganganak kaya ang minimum years ang magiging assumption. Kaya magdadagdag ng 3 years, 77 years plus 7 years plus 3 years equals 87 years. Si Levi ay ipinanganak ng si Jacob ay 87 years old. Kaya alam na natin kung saan may lalagay si Levi sa timeline natin. Batay dito ay 43 years old na si Levi nang pumasok sa Egypt. Batay dito ay ang anak ni Levi na si Kahath ay nabuhay ng 133 years. At ang anak ni Kahath na si Amram ay nabuhay ng 137 years. Hindi nakalagay kung kailan sila ipinanganak at mga pagitan kaya hindi natin alam kung saan ilalagay sa timeline natin sa ngayon. Kaya magsaliksik pa tayo. Ang Genesis chapter 46 ay nagbigay ng listahan ng mga salinlahi ni Israel na nagpunta sa Egypt. Sa verse 11 ay nabanggit ang tatlong anak ni Levi na sina Gershon, Kohath, at Merari.
Kaya inakala na ipinanganak na sila bago pa pumasok sa Egypt. Dahil walang sinabi kung kailan sila ipinanganak, kaya ang minimum assumption ng mga chronologers ay ipinanganak si Kahath at least bago sila pumasok sa Egypt, kaya usually ay infant pa o paslit na bata pa nang pumasok si Kahath sa Egypt. Ganoon din sa anak nito na si Amrim ay ang maximum assumption na ay ipinanganak siya bago mamatay si Kahath. Pero kahit ano ang gawin ay kulang pa rin at kapus para umabot sa panahon ni Moses. Hindi ito aabot ng 430 years. Parang may nawawalang isang generation. Pero wala naman batayan. Kaya nagpasya sila, lalo na ang mga rabbis, na hindi nga 430 years ang pananatili ng Israel sa Egypt. Ito ang batayan ni Rabbi Rashi na hindi maaari na 430 years ang Israel sa Egypt dahil kukulangan ang mga edad sa nakatalal na generation ng mga Israelites sa Egypt. Kaya napagpasyahan niya na 210 years lang ang bilang ng mga taon ng Israel sa Egypt. At ito ang bilang ng Jewish years o ano mandi sa ngayon. Kaya lang paano kung may makuha na paliwanag na magpapatibay sa 430 years sa Egypt gaya ng nasusulat. Tingnan naman natin ang isa pang paliwanag. Ayon sa Genesis chapter 46, verse 15, ang mga anak ni Jacob kay Leah sa Paddan Aram, kasama ang anak na babae nilang si Dinah, ay 33 na mga lalaki at babae. Kung lalawakan natin ang pagbasa sa nasabing chapter ay mababasa sa verse 8 na ito daw ang mga descendants ni Israel na pumasok sa Egypt. Kasunod ay inilista ang mga anak ni Jacob kay Leah at mga apo. Kaya lang ay kapag binilang natin ito ay magiging 34 lahat kung kasama si Dinah, sa halip na 33 lang. Samantalang malinaw na sinabi na kasama si Dinah, hindi kaya may hidden message dito ang Elohim. Ang ginawa na solusyon dito ni Rabbi Rashi ay inalis si Na'or at Onan kasi matagal na silang namatay bago pa ang pagpunta sa Egypt. Kaya lang ay magiging kulang naman kasi 32 na lang. Dapat ay 33. Ang ginawa ni Rabbi Rashi ay idinagdag ang anak na babae ni Levi na si Jochebed. Pero hindi ito maaari dahil hindi naman nabanggit dito si Jochebed. Ang pinag-uusapan dito ay ang mga anak na ipinanganak sa Paddan Aram. Hindi ipinanganak sa Paddan Aram si Jochebed. Hindi tayo pwede magdagdag ng isa dahil ang dapat ay magbawas tayo ng isa dahil sobra ng isa sa bilang. Kailangan magbawas ng isa. Sino kaya yun? Ang solusyon dito ay huwag ibilang si Kahath at huwag alisin sa bilang ng listahan si Na'or at Onan kahit patay na sila, dahil listahan lang naman ito ng mga anak ni Jacob at Leah na ipinanganak sa Paddan Aram. Nabanggit lang sa itaas na ito ang mga pumasok sa Egypt pero ang kasunod ay listahan na ng ancestry o descendants at hindi ang actual na pumasok sa Egypt. Pansinin na kasama sa bilang at listahan si Na'or at Onan samantalang hindi naman sila kasama sa pagpunta sa Egypt kasi matagal na silang patay. Kaya hindi binilang si Kahath ay dahil hindi siya isinilang sa Paddan Aram. Pareho sila ni Jochebed na ipinanganak sa Egypt. Ayon sa Exodus 6, verse 20, ay napangasawa ni Amrim ang kapatid ng kanyang ama na si Jochebed. Kung kasabay ng kanyang ama, na si Kahath, si Jochebed na pumasok sa Egypt, ay nasa 100 years old na ito nang magbinata si Amram. Nag-asawa ba siya ng matandang babae? Hindi. Ang totoo ay hindi magkalayo ang edad nila dahil ipinanganak sila sa Egypt. Patunay ito na si Jochebed ay ipinanganak sa Egypt at hindi sa Paddan Aram. Sila ang magulang ni Moses. Ngayon ay tumingin pa tayo ng ibang talata upang patunayan na tama at hindi nagkakamali ang paliwanag na yan. Ayon sa Genesis 46, 26, ang lahat ng descendants ni Jacob na pumasok sa Egypt, maliban sa kanyang mga anak at asawa, ay 66 persons sa kabuuhan. Ilista natin ang mga descendant ni Jacob, 34 persons ang descendants ni Leah, kasama si Kahath ayon sa verse 15, 16 persons ang descendants ni Zilpah, 14 persons ang descendants ni Rachel, 7 persons ang descendants ni Bilhah. Pag binilang natin ay 71 persons ito sa kabuuhan.
Bakit sobra ng five persons? Kapag binuwas natin as the five persons sina Onan, Kahath, Manasa, at Ephraim ay sakto sa 66 na bilang ayon sa talata. Ito ay gaya ng sabi natin kanina, ito ay listahan ng genealogy upang maipakita ang mga nagpunta sa Egypt pero iba naman ang actual na nagpunta sa Egypt. Isinama kasi sa listahan ng genealogy ng lahat pati na ang hindi naman talaga kasama sa pagpasok sa Egypt. Gaya ni Na'er at Onan dahil patay na, at sina Manasa at Ephraim dahil doon na sila sa Egypt ipinanganak. Ito ang isa pang patunay na isinama sa listahan pati ang mga apo na ipinanganak sa Egypt dahil ipinapakita lang ang mga ninuno at salinlahi. Kaya si Kahath ay kasama sa patrilineal descent pero sa Egypt din siya ipinanganak. Si Joseph ay kasama sa bilang kahit hindi naman siya kasama ng pumasok sa Egypt dahil nauna na siya napunta sa Egypt. Kaya 66 descendants lahat. Kung isasama natin sina Jacob, Leah, Bilhah, at Zilpa ay magiging 70 persons lahat. Si Rachel ay namatay nang ipanganak ang pangalawa niyang anak na si Benjamin kaya hindi siya kasama. Ngayon na naipakita na natin na si Kahath ay ipinanganak sa Egypt ay mag-compute na naman tayo. Ayon sa Exodus 6, verses 16-20, ay nabuhay si Levi ng 137 years, 133 years naman si Kahath, 137 years si Amram. At 81 years old na si Moses nang umalis sa Egypt dahil ayon sa mga kasulatan ng mga Jews ay tumagal ng 12 months ang mga plagues o salot. Sa kabuuan ay umabot ito ng 488 years. Sobra naman ngayon ang 488 years sa 430 years. May 15 years na sobra. Ano naman kaya ito? Kaya may sobra na taon dahil pinagdugtong natin ang kanilang mga edad. Natural susobra ito dahil hindi nila pinanganak ang kanilang anak pagkamatay nila. Kaya sigurado na may overlapping dito. Ipagpalagay na lang natin na average of 5 years bago sila mamatay ay ipinanganak ang kanilang anak. Kaya ibabawas natin ang 5 years sa mga edad ni na Levi, Kahath, at Amram. Ang total ay 473 years. Sobra pa din pero nabawasan na. Ngayon ay ibawas naman natin ang edad ni Levi bago pumasok sa Egypt dahil 43 years old na siya nang pumasok sa Egypt. At sa wakas ay makukuha na natin ang exact result na 430 years. Tumpak ang kasulatan, hindi nagkakamali ang Torah. Ngayon ay balikan natin ang ating timeline at ilapat ang ating mga natutunan. Ayon sa ating napag-aralan ay napatunayan na si Kahath ay ipinanganak ni Levi sa loob na ng Egypt. Ang edad na 43 years ni Levi nang pumasok sa Egypt ay napakabata pa sa panahon nila. Sa lahi nila at sa panahon nila ay matanda na kung nagkakaanak. Around almost 100 years old on the average. Ayun nga sa Torah, nang mamatay si Moses ay sexually active and reproductive pa sa edad na 120 years old. At ayon sa ating napag-aralan ay may average 5 years overlap kina Levi, Kahath, at Amram dahil ipinanganak sila 5 years bago mamatay ang ama nila. Kaya ganito ang kalalabasan, si Kahath ay ipinanganak sa Egypt 5 years bago mamatay si Levi. Si Amram ay ipinanganak sa Egypt 5 years bago mamatay si Kahath. Si Moses ay ipinanganak sa Egypt 5 years bago mamatay si Amram. Kaya sa wakas ay may dudugtong na natin silang lahat papunta kay Moses at mawawala na ang gap o missing generation. Sa ganitong paraan ay mabubuo ang 430 years sojourn in Egypt ng Israel. Tama ang Torah, mali si Rabbi Rashi, at mali ang scribe na nag-translate sa Exodus 12:40 sa isang version ng Septuagint. Ayon sa mga Bible scholars, kagaya ni Rashi ay may kinakaharap na rin nakalituhan at pagtatalo tungkol sa genealogies, chronologies, at missing years sa Jewish communities noong panahon na ginawa ang Septuagint, kaya nagtangka ang translator na ito na baguhin ang verse na ito ayon sa kanyang pinaniniwalaan, upang ma-justify niya ang kanyang katuruan at ang inaakala niyang missing years o generation. Pero in the end, the truth shall prevail. Ipapaliwanag po natin ang mga mali sa Septuagint sa darating na video. May isang prophecy pa ang Elohim na ibinigay kay Abraham na magpapatunay sa katotohanan ito.
Sa Genesis chapter 15, verse 16, ay sinabi ng Elohim kay Abraham na muling magbabalik sa Canaan ang kanyang descendant sa ikaapat na generation. Pansinin ang ilang bagay dito. Una, nang sinabi ito ng Elohim ay nasa Canaan si Abraham. Kaya hindi kasama ang Canaan sa tinutukoy na 430 years of sojourn. Pangalawa, ang fourth generation na tinutukoy dito ay hindi nag-umpisa kay Abraham ang bilang. Ibig sabihin, sa bilang ng generation sa prophecy na ito ay hindi si Abraham ang first generation, dahil mula sa kanya ay nasa sixth generation na si Moses. Ang fourth generation mula sa kanya ay si Kohath, pero hindi naman naganap ang Exodus sa panahon ni Kohath, sa kabaliktaran ay sa generation niya malamang nag-umpisa ang pangaalipin sa Israel ng Egyptians. Kaya iba ang tinutukoy na first generation, hindi rin sina Isaac at Jacob. Kundi ang tinutukoy na generation sa prophecy ay ang mga anak ni Israel o Jacob na kinabibilangan ni Levi. Kaya si Levi ay first generation, si Kohath ang second generation, si Amram ang third generation, at si Moses ang fourth generation. Average of 400 years in Egypt. Hindi lang nakapasok sa Promised Land si Moses dahil may nagawa siyang kamalian. Pero ang mga bata sa generation niya ang nakapasok. Matatag at maaasahan talaga ang salita ng Elohim. Kung 210 years ang ginamit na bilang ng taon sa Egypt ni Rabbi Rashi para sa current Jewish years, ay ibabawas lang natin ito sa 430 years at makukuha natin ang missing 220 years sa Egypt. Baka ito ang totoong missing years at hindi ang discrepancy sa history ng Jerusalem Temple. Baka nagkamali lang tayo nang tinitingnan. Baka iyon ay misdirection lamang. Baka ito talaga ang itinatago ng mga rabbis. Malay natin. Kung napanood nyo po sa mga naunang videos ng missing years, ay maaalala nyo na ang current Jewish calendar year ay may missing 216 years para mabuo ang 6,000 years of prophecy. Kung idadagdag natin ang missing years in Egypt, ay magiging year 6004 dapat ang current Jewish year. May margin of error lang na 4 years. Pasok pa sa sinasabi natin sa nakaraan na margin of error na 5 years. Ito ay pag-aaral lang mga kababayan. Hindi natin tiyak kung ano talaga ang buong katotohanan. Ang Elohim lamang ang nakakaalam. Muli ay ipinapaalala na hindi ang channel na ito ang nagbibigay ng mga predictions tungkol sa prophecy. Ito ay naglalahad lamang ng iba't ibang pananaw at kaalaman ng mga tao o grupo, upang kayo ay mabigyan ng kaalaman, kamalayan, at sapat na batayan sa inyong mga paniniwalaan at pasya. Wala sa channel na ito ang magsabi kung ito ay naniniwala o hindi naniniwala sa mga bagay na ito. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at paki-suyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan, puna, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Kababayan, maraming salamat po ulit sa inyong panahon at panunood. Huwag po ninyong kalimutan na ibahagi ang channel na ito at ang mga videos nito upang mas marami pa ang makaalam ng katotohanan at mabuting balita. Yan lang po ang maliit na pabor na hinihiling namin. Muli, ay maraming, salamat po sa inyong mga kababayan. Mabuhay po kayong lahat, hanggang sa muli.